ano yung totoong nangyari. Okay. Ang sabong, 50 years na akong nagsasabong. 50 years. Ibig sabihin, 50 taon na akong nagsasabong. Ito na ang buhay ko talaga. Mahal ko ang sabong, ang industriya ng sabong. Gusto ko, nakikita ko, umaasenso lahat, gumaganda lahat. Hindi ako after sa pera dito sa sabungan na to. Kapareho na itong sabungan na to, itong arena na to. Pinapagamit ko to ng libre sa mga boxing, championship, libre. Sa mga barangay, sa Manila, yung mga religious group, pinapagamit ko to, libre. Ibig sabihin, yan ang sukli ko doon sa naging buhay ko sa sabong. Okay? Masaya ako sa sabong. Hindi ko inahabol na kumita ako, kasi dito na ano dyan. Ngayon, ang habol ko, ayusin ang mga sabongero, mag-charity kami, magpagamot kami ng mga tao. Yan ang inahabol ko, hindi para ng mga ibang tao. Ngayon, meron lang akong i-clear nga lang. Okay? Yung February 22, nagsalita si yun yung sinabi ko na may meeting ang digmaan, no? Dumating si Patrick doon, tapos sumingit siya ron, yan. Nung sumingit siya, ano pinagsasabi niya? Okay? Sinasabi niya, manyunyopiro tong grupo ng mga pitmaster, na sinabi rin niya na ang mga sitisador daw dito, binabayaran para manloko. Sinasabi rin niya na kami raw gusto namin kupuhin ang sabong. In short, ang gusto raw namin, kontrolin ang buong, ibig sabihin, sindikato. Okay? Ngayon, nung nagsalita ako, nagsalita naman siya after a week. Ang sinabi lang niya na manok lang daw ang nag-aaway. At tignan daw ang kredibilidad ng pagkatao niya. Yun lang daw masasabi niya at hindi na totoo sinasabi ko. Okay? Ako, ang ugali ko, at saka sabi niya, hindi raw siya, kaya raw siya hindi nagsasalita dahil hindi raw siya duwag. Ayaw lang niya ng away. E kung hindi ka duwag, dapat ipaglaban mo, sinasabihan ka na nga ng tao na may ginawa kang masama eh. Ayaw ka magpaliwanag. Hindi ka pareho ko, sinasabi ko lahat. Diretso mata ko, sasabihin ko talaga sa tao yan. Pag ayoko, ayoko. Alam nyo naman dito, maski manok ko, pinapatalo ko. Pag masaya lang kayo lahat, pinapatalo ko manok ko. Okay? Ngayon, yung sinabi niya na parang sinasabi niya na kayo na lang mag-obserba kung ano pagkataon niya. Saka kung totoo sinasabi ko, ngayon, ilalabas ko yung totoong sinabi niya. Kung siniraan niya kami o hindi. Patrick, mahiya ka sa sarili mo. Tignan mo to. Pakinggan mo. Sige, ilabas niyo sa video. Pakinggan niyo maigi yan. Dalawang numero na ako ng pagpatakbo ng sabong. Hinaan niyo konti, hinaan niyo. Dito sa modern. Like what I said, eventually, dalawang grupo lang ako ng pagpatakbo ng sabong dito sa modern way of government. Yan po ang nauna, Pitmaster, at we aim to give them a run for their money. Yan po ang global fight line. Pero siguro pwede ko magmalaki sa inyo na isa sa mga sabungan ko ang wala ka nakikitang chope, ang barayan na sintensyador, at may nasasaktan. Kung ang purpose ng iba ay kontrolin nila ang sabog, nangyari po sa akin yan. Ako, pag meron akong gusto sabihin, sasabihin ko diretso. Si Patrick, nakita niyo kung gano'ng ka-traitor yan. Ito ha, lahat kayo nakikinig, tsaka lahat kayong sabungero. Dito, lahat. Si Patrick ba may kaibigan maski isang sabungero? Ang tagal na nagsasabong niya, napakasama ng ugali niya, tarantado na yan. Nakita niyo? Di ba? Ayaw niyang aminin na sinabi niya, ayan ngayon, ayan ang boses niya. Siya mismo yan. Ngayon, itanggi mo, Patrick. Nasampal ka na dati. Gusto mo pa yata maulit eh. Di ba? Napakasinungaling, nakita niyo?
Di ba? Nakita niyo yan. Ako pa, nagsalita ako, mas kanino, kaya kong panindigan. Pag ako pinagbintang mo, lalaban ako. Nakita niyo, ilang beses na ako napunta sa Senado, mas kasaan. Nakita mo si Patrick, naninira ka na, nangwawalang hiya ka na, ni ayaw niya sagutin. Wala raw siyang ginagawa. Ang laki-laki mong tao, hindi mo kayang panindigan ng salita mo, Patrick. Di ba? Yun lang sinasabi ko. Sino man iniwala dyan? Sino man iniwala dyan kay Patrick? Sinasabi niya, wala siyang sinasabi. Ayan na. Nilabas ko na. Itanggi mo uli, Patrick, na hindi mo boses yan. Para masampal ka uli. Makita mo. Di ba? Diba? Tingnan mo lang yan. Di ba? Sinasabi ko lang, napakatarantado eh. Ngayon, yung sinasabi niya na nagbabanding kami, okay, ganito yan. Dahil sa gusto kong tulungan ng mga breeders, inuulit ko, Patrick, makinig ka. Babandingan namin lahat ng mga maliliit na mga breeders, tutulungan namin buong Pilipinas, hindi kami lalaban sa digmaan saka bakbakan. Ngayon, huwag ka na magsinungaling, huwag ka na mambola. Inaayos namin yan para lahat ng manok nila mabenta. Tinutulungan namin. Patrick, matuto ka. Huwag kang saksakan ng sinungaling. Pag meron kang gusto, pag tama, ipaglaban mo. Yan ang sinasabi sa ano, di ba? Huwag kang magtatago sa anino ng kasinungalingan. Gago ka. Di ba? Saksakan ka ng duwag, hindi mo kayang panindigan na sinasabi mo. Ayan ang pangalan mo, ayan ang boses mo. Ngayon, itanggi mo ngayon yan. Maraming salamat sa kayo mag-obserba. Siya ba yan o hindi? Okay? Maraming salamat.